18 pribado at pampublikong eskwelahan ng sekundarya sa lalawigan nagtagisan sa pag-uwit sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month. Isisigaw sa report ni Gets Rufo Alvaran. Gets, isigaw mo. Itinampok ang poster-making contest sa pagdiriwang ng Consumer Welfare Month na may temang Consumer Rights in the Digital Age, kung saan ipinakita ng mga estudyante ang kanilang pagiging malikhain sa pag-uhit. Ito ay nilahukan ng 18 pampribado at pampublikong eskwelahan ng sekundarya sa lalawigan ng Nueva Ecija na naglalayong maipakita at maipabatid sa publiko sa pamamagitan ng pag-uhit ang mga karapatan ng bawat mamimili. Ang layo nila, ang mga nasabi ko para ma-deepen, para ma-instill yung awareness sa ating mga mamimili, yung kanilang karapatan o basic rights. Kasi ang sabihan natin, a well-informed consumer is an empowered consumer. Na lahat naman tayo consumer from birth to death. Pinaglilipa lang tayo, consumers na tayo, di ba? Hanggang sa mamatay tayo, consumers tayo. Wagi sa naturang kompetisyon ang pambato ng Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School habang naiuwi naman ang kalahok ng 1R Liwag Memorial High School ang ikalawang pwesto. Chipultay naman ang mga representante mula sa Talavera National High School, Science City National High School at Nueva Ecija University of Science and Technology sa ikatlong pwesto. Ayan, so once again, ang siya nanalo ng first place para sa presentation contest from Honorato C. Perez Senior Memorial Science High School, si Ms. Duwana Lian Chico. Panayam kay Brigida Pili, Provincial Director ng Department of Trade and Industry, isa itong advokasya para maiparating sa mga mamamayan kung ano ang kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang mamimili. Isa itong advokasya para iparating natin sa kanila kung ano kanilang mga karapatan. So kailangan natin ito para ma-deepen yung awareness ng ating mga consumers or mamimili at para ma-awaken din yung ibang mamimili sa kanilang consumer rights and responsibilities. Ibinahagi ni Pili ang 8 consumers' rights na dapat tandaan ng publiko. Ito ay ang kinabibilangan ng right to basic needs, right to safety, right to inform, right to choose, right to represent, right to redress, right to consumers' education, at right to healthy environment. Ang responsibilidad naman ng bawat mamimili ay ang critical awareness, action, social concern, healthy environment, at solidarity. Samantala, binigyang parangal din ang bayan ng Talavera bilang pinakamaringal na pamilihang bayan sa buong Nueva Ecija at isang taon na lamang ay tatanghalin na itong Hall of Fame. Lubos namang ikinagalak ng ina ng Talavera na si Mayor Nery V. Santos ang naturang parangal dahil sa ikatlong pagkakataon ay nasungkit ng kanilang bayan ang naturang parangal. Siyempre very proud at very thankful dahil kinikilala nila yung mga ginagawa para sa bayan, lalo na yung palengke na nakakatuwa doon, kahit marami ng mall sa Talavera, yung mga tindahan sa palengke, yung palengke namin, pa rin na, ganun pa rin kadami yung namamalengke. Kasi nga, malinis, maayos, at yung mga customers ay protektado. Kaugnay nito ay pinarangalan din ang 7 Bagwis Seal of Excellence Awardees o ang mga establishmentong tumutupad sa mga batas pang negosyo na ipinapatong ng mga agencies kagaya ng DTI at Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito yung mga establishment na compliant, na tumutupad sa mga batas na pang-negosyo, at meron silang consumer welfare desk. So itong Bagwis Seal of Excellence ay ipinapataw natin sa mga establishmento na tumutupad sa lahat ng batas na pinapatong ng ating mga agencies like DTI, yung Bangko Sentral, at kailangan walang nag-complain na consumer sa kanila. O kung meron man na complain silang na-receive, ito po ay sineseten ng kanilang consumer welfare desk. Kabilang sa mga nakatanggap ng parangal ay ang Pandayan Bookstore, Save More HN, Magic Mall 1 and 2 Supermarket at iba pa. Para sa Balitang Unang Sigaw, Gets Rufo Alvaran. Unang Sigaw.